magandang araw sa inyong lahat. Narito po tayo ngayon sa bakuran ni Ginoo at Ginang Kamagay upang ipakita sa atin ang kanilang gulayan sa bakuran. Atin pong kakapanayamin ngayong umaga sina Ginoo at Ginang Kamagay upang malaman kung paano sila nagsimula sa kanilang gulayan sa bakuran at kung paano nila ito napapanatiling malalago ang kanilang mga halaman. Magandang umaga, Ate Beth and Kuya Mike. Magandang umaga rin sa iyo. So, paano po kayo nagsimula sa inyong gulayan? Dati meron na yan. Doon lang sa pandalikod. Hindi namin naaayos, napapabayaan. Pero nung nagkaroon ng advokasya ang ating mahal na superintendent, naisipan namin gamitin yung nakawangwang na lupain para naman mapaginabangan habang hindi pa kami handa sa pagpapatay ng bahay, gamitin muna para mapaginabangan. Sinimulan namin ito noong last week na ng April. Nagsimula ng mga teachers, nag-aalala kami, baka wala kami maipakita. Kaya nung gumaling ako, sinimulan namin magtanim. Nagsimula kami sa Ampalaya. Pagkatapos, sinundan ng Kamatis. After a week, ano na naman okra. And then itong June lang. Bukod siguro doon sa mataba yung lupa ninyo, ano pa yung dapat na gawin para mas maging maalagaan natin at mas maging malago yung ating mga pananim? So, ang ginawa namin dito sa aming bakuran, dahil ito ay virgin na lupa, dinagdagan ko ng sodas na nanggaling dyan sa isang hardware. Hiningi kong 10 sapo at yung in-mix ko, 1:1 ang ratio. Pag 1:1 ang ibig sabihin, isang sapo rin na lupa. Paghaluin mo yun at yun ang magiging resulta nito. Dahil pag itong ginamit mo, pag yung sudas ay nagubulok, pero yung mga yung rice hull, hindi mabubulok yun. Nagmimintin lang ng tubig. Ito double purpose. Nagmimintin ng tubig at pag nabulok yung sudas, magiging fertilizer dahil pinong-pino na yung sudas. So mas mainam na gamitin po yung sodas kaysa sa doon sa rice hull. So, mas mainam ito dahil madaling mabulok. Dahil after 1 month to 2 months, nabulok na yan. So yan ang pinaka-the-best na sekreto dito sa sudas. Ha? Alam ninyo, pag yung nabibili yung organic commercial fertilizer, may mga kalukuhan dyan. Dahil yung NPK, ang ibig sabihin ng N, nitrogen, yung P, phosphorus, then yung K, potassium. Pag kayo'y bumibili, mas dapat yung complete fertilizer kagaya ng triple 14, triple 15. Dahil pag yung 0, 45, 42, ang binibili nyo lang yan ay yung dalawang nitrogen. Yung 0, ang ibig sabihin, killer yan. Pang-commercial yun, malaki ang tubo sa fertilizer. Kaya siguro matataba ang kanilang mga halaman. Kaya tayo po ay ikot dito sa kanilang gulayan sa bakuran upang makita natin ano-ano yung mga pananim nila at gaano ba karami na yung mga bunga ng kanilang mga pananim. Ilang beses na po kayo nakapag-harvest? 5 times na po sa Ampalaya. Hindi pa kami nakakapag-harvest ng kamatis kasi kasama ko yung namumulaklak. Saka yung okra, magsisimula na siyang mamulaklak. Okay, kaya titignan natin yung kanilang mga pananim. Isa pang sekreto, yung mga pananim para malusog sila, masaya sila, kailangan kinakausap. Tuwing umaga, kinakausap ko yan. Tuwing hapon, bago papasok ng bahay, kinakausap ko pa rin. At isa pa, nagpapatugtog ng music. Kaya pala, kaya iyan ang mga karagdagang ingredients, kumbaga, para mas maging maayos ang ating bakuran or gulayan sa bakuran at yung mga pananim natin sa bakuran. So tara nang lumibot sa kanilang munting bakuran. Ilang beses na nakakuha ng Ampalaya, ginawa kong teachers.
minahalo sa gulay. Tapos yung dahon, minahalo sa mangisda. Nakapag-harvest na rin ako ng kamote, kahit ganun yung kamote, nakapag-harvest na rin ako dyan para sa umaga. Nilabas ko na para matikman nila. So itong pickles na to ay galing na sa bunga na o produkto na galing sa inyong gulayan sa Bakuran. Okay, so ito ay mayroong papaya ba or ano, sa carrots, ampalaya. So ang main ingredient nito ay ampalaya. Okay, na galing mismo sa kanilang Bakuran. So ito yung mga produkto namin sa ampalaya na karoon na ng bunga. Ilang dishes na kami nag-harvest. Ito rin yung kamute tas may nakuha din kami. Pero itong kamatis ay namumulak lang sa talang. Then yung next na linya ay okra. Nag-uumpisa na rin na namumulak lang. Then, itong ampalaya nyo ay nakita namin minsan sa post ninyo yung bunga niya. Seedless po ba ito? So ang kanilang ampalaya ay seedless. So tignan natin yung, so mayroon din po silang papaya sa dako paroon. Dwarf papaya yan. May mga pananim din kami dito na tinanim nandito. Ito yung dwarf papaya. So, kaya lang yung mga iba nabawasan na. Then ito yung tunlan na talong. Ito yung ano, sinasabi natin na sinyoreta. Nag-harvest din kami dito kaya naputol na yung isa. Kaya sa sobrang bigat ni sinyoreta, pinunuhin mo nga po ng tumayo. Then, ito yung alumbay. Then may alumbati din kami na ano, siblings niya, ano, hindi inginarik ko na. Then yung mga maliliit na puna dyan, yung mga salurit yan na yun. So, ito yung insulin na halaman. Then ito na nga yung sudas at may halong ano, ready to plant. Ito yung imported na halaman, kaya lang bulb sa mga aming ginamit, may mga tumutubo na. Ito nga naman yung Chinese garbage, ay apat. Then sumunod, ito yung medicinal plant na ito. Ito yung husay, oregano, sampaga. Then ito naman yung ano natin, yung makupa na seedlings. May mga kumuha na rin dito yung last week. Then aloe vera, katakataka. Then lemongrass, luyang dilaw, then sibuyas, yung sili na mahaba na parang sinigang. At ito yun na nga yung patulan, medyo malnourished dahil naka ano, pero pag naka-direct ito sa lupa, madaling lumago. Dahil nakukontrol yung nutrient. May mga dragon fruit din kami dito na nakuumpisa na lumago. Dito natakpan naman yung isa dahil padiretso na sa pati. Then ito yung sili na mahaba na pang ginagamit sa red paper ba? Okay, red paper. Then dito, ito yung tinatawag natin na lemon. Marami din kami nakuha dito dahil ang konti nito ay vitamin C. Then ito naman yung granada. Marami ng bunga. Mga 2 months pwede ng harvestin. Rich in vitamin C katulad din dyan. Ito ay gamot din sa anti-cancer. May antioxidant ito.
aming munting bakuran na may munting halamanan, ang gulayan. Sana meron kayong natutunan at sa inyong mga nakita meron kayong kagayahin tulad ng mga sinabi ni